Tara na sa sasakyan, sabi nito bago tinuro isang mahari na itim na kotseng nakaparada sa di kalayuan. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, huminto ang sasakyan ni Clinton sa tapat na isang mataas na gusali. At ayon kay Clinton, ito lang ang address ng hotel na nakasulat sa papel na binigay sa akin ni Liza. Mabilis akong umibes sa sasakyan at pumasok sa loob ng lobby ng hotel habang sa akin likuran nakasunod si Clinton. Pasalamat na lang talaga ako at kasama si Clinton dahil di ako marunong makipag-usap sa ibang tao at siya rin ang gumagabay sa akin patungo sa aking pakay. Ilang sandali pa ay nakatayo na ako sa harap ng pintuan ng isang unit. Sa totoo lang, kanina pa ako kinakabahan at parang di na ako mapakali dahil sa samot-saring isipin na naglalaro sa isipan ko. Don't worry, nandito lang ako sa labas. Kapag may hindi magandang nangyari, sumigaw ka lang, hmm? Malumanay na bilin sa akin ni Clinton. Tipid akong umiti sa kanya bilang tugon. Sa ilang sandaling kasama ko to, masasabi kong napakabuti niyang tao. Dahil napaka-friendly nito at ramdam ko ang respeto niya sa akin, kaya panatag ang love ko sa kanya. Hinawakan ko ang doorknob, ngunit nagtaka ako kung bakit sadyang nakabukas na ito. Hindi ko lang pinansin at diretsong pumasok na sa loob. Hello po? Tawag ko sa kawalan, ngunit katahimikan na sumulubong sa akin. Nahindi ako sa paghakbang ng maulinigan ko. Parang may mga umuungol mula sa nakasaradong pinto. Marahil ay isa yung kwarto. Napansin ko na bagyang nakawang ang pintuan nito, kaya saglimunat akong huminto sa paghakbang. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, halos makapigilin nga ang bawat segundong lumilipas. Pakiramdam ko para ako nasa isang eksena ng horror movie dahil tayong pintig lang ng puso ko ng ibabaw ng mga sandaling ito. Tell me, pinakasalan mo lang ba si Rexy dala sa kanyang mana? At alam mo na sa'yo mapupunta ang lahat na oras na ikasal kayo. Narinig kong tanong ng isang babaeng sinundan ng isang mahabang ungol. Kirala ko kung sino nagsasalita, hindi ko na kailan pang alamin kung sino to. Naisip ko munang sumilip sa siwang ng pintuan para malaman kung sino kausap ni Chloe, pero nagulat ako sa isang mainit na tagpong tumambad sa aking harapan. Parehong hubot-hubad ang dalawa, habang nakapatong sa ibabaw ni Chloe ang lalaki na patuloy umiindayag ang katawan nito. Halatang labis na nag-i-enjoy ang dalawa, base na rin sa mga ungol na lumalabas sa kanilang mga bibig. Nakaside view ang mukha ng lalaki kaya hindi ko ganap na makita ang buong mukha nito. Ngunit kilala ko kung sino ito dahil marino ko nakikita ang kalahati sa mukha ng aking asawa. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. May kung anong damdamin ang bumalot sa puso ko dahil pakiramdam ko sinasakal ako nito. Dahan-dahan akong humakbang paatras habang unti-unti nang lumalalim ang bawat paghinga ko. Hanggang kusang bumagsak ang masaganang luha sa aking mga mata. Oo, tama ka. Pinakasalan ko si Lexi dahil na sa kanya ng lahat. Di ko na hinintay pa na matapos to sa pagsalita at mabilis tinakbo ang pintuan upang lisanin ang lugar na ito. Hindi ko kaya marinig ang mga sasabihin pa nito dahil para itong sanlibong patalim na bumuon sa puso ko at dahan-dahan akong pinapatay nito. Napakabigat ng dibdib ko at parang di ko na kayang sakit. Nahinto ako sa pagtakbo na may biglang humigit sa aking braso. Dahil ilam na sa luhang aking mga mata, hindi ko naman aninag ng malinaw ang mukha nito. Lexi, ano nangyari? Nag-aaral lang tanong sa akin ni Clinton. Pakiusap, tulungan mo ako. Ayoko na dito, ilayo mo na ako sa kanila. Aniya sa garalgal na tinig. Hinila ko nito sa kanyang mga bisig bago mahigpit na niyakap. Mula sa mga bisig nito, naramdaman ko, hindi ako nag-iisa, na para bang nagkaroon ako ng isang kakampi. Shhh, Tana, huwag ka mag-alala, ito ng huling pagkakataon. Naluluha ka lang dahil sa kanila. Aniya sa seryosong tinig. Dama ko ang pakikisimpatya nito sa akin. Dahil sa tinuran, humagulhol na ako ng iyak bago mahigpit na yumakap sa kanya. Naramdaman kong umangat ang aking paa dahil binuhat ako ni Clinton. Pinulupot ko ang dalawang braso sa leeg nito, tsaka binawan ang aking mukha sa pagitan ng kanyang leeg habang tahimik na umiiyak. POV ni Clinton. Nakaramdam ako ng kasiyahan na makita ko sa isang balita ang larawan ni Lexi. Alam ko na itong nawawalang anak ni Mr. Mariano na inabilin sa akin ni Daddy bago siya namatay. Di na ako nag-aksen ng oras at agad kong pinuntahan ng Monson ng business tycoon na si Mr. Smith upang makausap ang dalaga tungkol sa mga niniwan ng ama nito. Natuklasan ko ng kumpanya ni Mr. Mariano na sa ilalim ng pamamahala ni Mr. Smith. Masyado ko naguguluhan sa lahat dahil hindi nabanggit sa akin ng aking ama ang pakikipagkasundo nito kay Mr. Smith. Kaya wala akong ideya sa kung anong totoong papel ni Mr. Smith sa buhay ni Lexi. Sa unang pagharap namin ni Lexi na mangha ako sa kakaibang ganda nito.
Kaya para ako nabato balani sa aking kinatatayuan. Ngunit labis kong pinagtatakang di maayos sa pagsasalita nito. At kung kumilos ito, tila isang bata na walang muwang sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Nakapagtataka rin kung paano ito ay trato ng katulong na kasama niya kanina dahil basta na lang iniwan sa akin si Lexi kahit di ko kilala ang mga ito. Parang may mali sa mga nangyayari. Nakadama ako ng matinding awa para kay Lexi, lalo na makita ko itong umiiyak habang tumatakbo palabas ng unit. Baka nakalimutan yata ito na kasama niya ako dahil dire-diretso patungong elevator, kaya mabilis ko itong hinabol. Tila piniga ang puso ko na makita ko siyang umiiyak, baka sa mukha nitong matinding kabiguan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa pagpasok nito sa loob ng unit, ngunit batid ko na labis itong nasaktan. Walang pakialam na lumabas ng lobby habang karga ko ito. Hindi alintana ang mga matang nakamased sa aming dalawa. Maingat ko itong pinasok sa loob ng sasakyan. Nang masigurado ko na maayos ng upo nito, nagmamadaling tinungo ang driver's seat. Mabilis pinatakbo palayo ang sasakyan sa lugar na ito habang patuloy pa rin sa pag-iyak si Lexi sa aking tabi. Saglit kong itinigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada, tsaka hamarap kay Lexi. Lexi, makinig ka. Aniya dito sa seryosong tinig kaya nag-angat to ng mukha. Tumitig sa akin ang lohan niyang mga mata habang sumisingot pa ito. Ako si Clinton, ang anak ni Attorney Wilson. Siya ang matalik na kaibigan ng iyong ama. 11 taon ka nang hinahanap ng aking ama dahil sa kayamanang iniwan ng daddy mo para sa iyo. Ngunit malaki ang problema natin dahil ang kumpanya ng daddy mo, hawak ni Mr. Smith. Habang ilang mga ari-arian ninyo, ay unti-unti na lang kinakamkam na inyong madrasta. Para mailipat sa pangalan ng anak nitong si Chloe, aniya sa seryosong tinig na pilit ipinapaintindi ang lahat sa kanya. Nang walang hiya sila, ninakaw nilang lahat sa akin. Sinira nilang buhay ko. Tinanggalan ako ng dignidad. Ngayon naman, nang dahil sa kaimanan ko, nagawa ako nilangin at lukuhin ang taong minahal ko. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik kong lahat ng kinuha nila sa akin. Nakita ko matinding galit sa mukha nito. Di may kakailang dumanto sa matinding hirap dahil sa klase ng personalidad nito ngayon. Pakiusap, tulungan mo ko. Tulungan mo ko makabangon muli. Pagsusumamo niya sa akin. Makikita ang determinasyon nito na makapaghiganti sa mga taong nagpapahirap at nananakit sa kanya. Nandito lang ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. Seryoso kong sagot na siyang kinangiti nito. Salamat, Clinton. Nakangiti nitong saad bago umangat ang kanyang kamay sa aking harapan. Wala sa loob inabot kong malambot itong palad. Pwede ba kita maging kaibigan? Tanong niya sa akin. Matamis akong umiti sa kanya at bahagyang pinisil ang kamay nito bilang tugon. Ilang sandali pa hinarap ko ng manibela at mabilis na pinandar ang sasakyan. Kailangan makalabas kagad kami ng bansa ngayong araw mismo. Dahil alam ko kung gaano kalawak ang impluensya ni Mr. Smith. Hello, Nay Sally. On the way na ako. Pakiready ang mga maleta. Tintayin mo ako sa labas. Aniya sa kabilang linya habang nagda-drive. Sinulyapan ko si Lexi na tahimik na nakamasid lang sa labas ng bintana. Ilang minutong lumipas, kagad kaming nakarating sa aking bahay. Mabilis ako bumaba ng sasakyan at agad sinakay ang dalawang hand carry na maleta. Mga importanteng gamit at dokumento lang ang laman nito. Ilang buwan ko rin itong pinaghandaan at ngayong nakita ko na si Lexi, magagawa ko na ipaghiganti ang pagkamatay ng aking ama. Malaki ang hinala ko na si Cynthia ang nasa likod ng lahat. Sisiguraduhin kong sa pagbabalik naman ni Lexi, magbabayad silang lahat. Sinong babaeng yon? Wala sa sariling tanong sa akin ni Gerald. Makikita sa mata nito ang pag-usbong ng pagnanasa para kay Lexi. Isang matalim na tingin ang pinukol ko sa kanya. Hindi yata interesadong lalaking to kay Lexi. Dahil sa isipin yon, biglang nag-init ang ulo ko. Mabilis bumangon at hubot-hubad na naglakad sa harapan nito bago isa isang tinampot ang damit kong nagkalat sa sahig. Siya ay isang piraso ng walang silbing garbage. Seryoso kong sagot habang nagbibihis sa mismong harapan nito. Kinuha kong maskara ng gamit ito kanina at cellphone ko kung saan patuloy pa rin nagpe-play ang voice record ng usapan namin ni Cedric noong isang araw. Flashback. Personal akong pumunta sa opisina ni Cedric para kumpirmahin mismo sa kanyang kasalito kay Lexi. Anong ginagawa mo dito? Pagpasok ko pa lang sa kanyang opisina, ito agad ang bungad sa kanya sa akin. Seryoso mukha nito habang nakatitig sa screen ng laptop. Di man lang nag-abalang tapunan ako ng tingin. Tell me, totoo bang kasal kayo ni Lexi? Diretsahan kong tanong sa kalmadong tono. Sinisikap ko na maging mahinaon sa harap nito kaya buong pagpapakumbabang nakikipag-usap ako sa kanya. At ano naman kung kasal kami ni Lexi? Wala ka ng pakialam doon.
Suplado nitong sagot sa akin na siyang kinainis ko. Pagkatapos sabihin yon, saka pa lang ito nagtaas ng tingin, tumitig sa akin ang blanco nitong mga mata. Halatang wala itong gana na makipag-usap sa akin. Tell me, pinakasalan mo lang ba si Zalexy dala sa kanyang mana? At alam mo na sa'yo mapupunta ang lahat oras na naikasal kayo. Napansin kong tumiim ang bagang nito bago tinignan ako mula ulo hanggang paa. Parang sinusuring mabuti ang buong pagkatao ko. Oo, tama ka. Pinakasalan ko siya dala sa kanya ng lahat. Di lang mana maging kagandahan, mapalabas at loob ng kanyang pagkatao. Kaya huwag mo subukan ikumpara sarili mo sa asawa ko dahil kahit kailan, hindi mo siya mapapantayan. Mapangangkin itong wika. Pinuno ko ng hangin ng aking dibdib para hindi sumabog sa harap nito. Alam ko naman yon. Noon pa man, lagi na akong talo pagdating kay Lexie. Tanggap ko na lahat pero huwag mo sanang sakakalimutan. Kapatid ko pa rin si Lexie. At alam kong darating ang panahon na maayos ko rin ang sigalot sa pagitan naming dalawa. Dahil kilala ko ang kapatid kong yan. Alam ko hindi niya ako matitiis. Ani ang bahagyang pinalungkot ang tinig pero nanatiling malumanay sa pagsasalita. Hangad ko ang kaligayanan niyong mag-asawa. Sana'y maging masaya kayo. Pagkatapos sabihin niyon, tinalikuran ko na ito at tuluyang nilisan ang opisina nito. End of flashback. Sa totoo lang, para na akong bomang sasabog anumang oras dahil sa kinikim-kim kong galit. Parang gusto kong sigurin si Lex at samparin ng paulit-ulit ang mukha nito. Ngunit imbes na agawin yon, isang planong aking naisip. Di maalis-alis sa magandang ngiti sa labi ko dahil naging matagumpay ang lahat. Yaya, nasan si Mommy? Aniya sa katulong na natutunan ko sa bahay. Iniwan ko na si Gerald sa kondo dahil wala naman akong papala sa manyakis na yun. Nasa library po, ma'am. Mabilis sagot ito kaya tinungo kong library. Mom, I have good news for you. Masaya kong bungad sa aking ina na kasalukoy yung abala sa laptop na nasa harapan nito. Naku, maganda talaga yan dahil sa lapad ng ngiti mo. Nakangiti nitong wika. You know, Mommy, one day kakalat ng balita ng fiancé ni Mr. Smith nawawala dahil sumama to sa ibang lalaki. That's the best news that I've ever heard, sweetheart. Anit tong baka sa matinding kasiyahan sa tinig. Nagsisimulang kumalat ang balita na may kasama si Lexie na ibang lalaki. Maraming nakasaksing namabasang dalawa sa hotel, karga ito ng di kilalang lalaki. Pagkakwento ng aking ina. Hindi ko akalain na may tinatago rin palang kati sa katawan ng babaeng yun. Nakangising saan ng aking ina. Sinabi ko na sa'yo, Mommy, pinasasakay lang tayo sa drama ng babaeng yon. See? Lumabas din ang totoong siya. Maarte kong wika, bago lumapit sa table ni Mommy at tinampot ng isang mamahaling wine. Sinalinan ko ng alak ang dalawang wine glass na nasa tabi nito, bago inabot ang isa sa aking ina. Cheers, Mom, para sa tagumpay. Matamis nang umiti ito sa akin, saka pinaguntog ang aming mga baso. Kailan mo na mag-training sa pagpapatakbo ng ating mga negosyo, iha? Dahil ikaw nang sunod na maging CEO ng Lynch Auto Corp. Masiglang wika ni Mommy na siyang kinalapad ng ngiti ko. Una pa lang yan, Mommy, dahil susunod ko ng asawa ni Lexie para ako na ang kilalanin bilang Mrs. Smith. Nakataas ang sulok ng aking bibig. Nakita ko ang pagkistop sa mata ni Mommy base na rin sa reaksyon nito hindi maitatanggi na proud siya sa akin bilang isang ina. Cedric's POV. Di ako makapaniwala sa mga napanood ko sa CCTV ng hotel kung saan huling natagpuan ang aking asawa. Malino ko nakita kung paanong buhati ng isang lalaking aking asawa habang si Lexie nakayakap sa leeg nito. Kung titingnan mo, napakasweet ng dalawa. Pakiramdam ko para kung sinakal dahil nahihirapan na akong huminga. Tumayo ako at mabilis dinampot ang laptop tsaka malakas tong ibinato sa pader. Dalhin niyo sa harapan kong lalaking yon ngayon din. Maring utos ko sa aking mga tauhan habang hinihingal dahil sa matinding galit. Sa akin nang si Lexie ko tang makita to na nasa bisig na ibang lalaki, katumbas ito'y isang kamatayan para sa akin. Naudot ang business trip ko nang tumawag ang aking tauhan. Binalita sa akin na nawawalang aking asawa. Pagkalapag na sinasakin ko eroplano sa airport ng Singapore, muli ako nagbiyahe pabalik ng Pilipinas. Halos mag-uumaga na hindi pa rin natatagpuan ng mga tauhan ko ang aking asawa. Pati ang lalaking kasama nito. James, ipahold mo lahat ng flights sa buong bansa. Kunin mo lahat ng record ng mga airlines, mapalocal man o international. Seryoso kong utos habang nakapamewang. Masusunod yung master. Mabilis na tagong na James bago nagmamadaling umalis sa aking harapan. Hindi ako naniniwala na magagawa sa akin to ni Lexie. Dahil ako mismo ang higit na nakakakilala sa aking asawa. Ngunit nang makita na may kasama itong ibang lalaki, parang di ko na yata kaya.
Hindi ka nila mailalayo sa akin, Lexi. Hindi ako mapapayag na mapupunta ka sa ibang lalaki. Mas mabuti pang mamatay ka na lang kaysa mawala ka sa akin. Ano niya sa aking isipan habang puso ko, tahimik na naghihinagpes dahil sa matinding sakit. Tulad ng inaasahan, mabilis kumalat ang ilang larawan ni Lexi at Clinton sa publiko. Kilala ng lahat si Lexi bilang fiancé ni Mr. Smith, kaya di nakaligtas sa mata ng mapanghusgang tao si Lexi. Marami na galit, ang ilan tinawag na immoral si Lexi. Labis na nagdiwang ang mag-inang Cynthia at Chloe dahil tuluyan na nasira ang imahe ni Lexi sa mata ng publiko. James, ipasaramang media company na siyang nagpakalat ng di magandang balita tungkol sa aking asawa. Galit na utos si Cedric sa tauhan nito na makita ang balitang kumakalat tungkol sa kanyang asawa. Sa totoo lang, galit siya sa kanyang asawa. Pero tuwing nakakarinig ng di magandang salita patungkol sa asawa ay labis din siyang nasasaktan. Totoo palang nakakabulag ang labis sa pagmamahal. Dahil kahit nagkamali si Lexi sa paningin ng asawa, handa pa niyang tanggapin to manatili lang sa kanyang piling. Ito ang mga tumatakbo sa isip ni Cedric habang patuloy pinaghahanap ng mga tauhan nito sa Lexi.